Hello, good morning. Good morning mga idol, mga kahok. Andito po tayo ngayon sa loob ng cabin ng ATF-180G-5. Ituturo ko po kung paano mag-silik ng boom section sa 180G-5. So, ito po yung kabina natin. Ito po yung cabin. Sinsya na kayo. Medyo may mga kortina-kortina dyan. Diyan po yung mga switching, mga switch. Ito po yung monitor sa boom. Ito po yung LMI natin. Tsaka ito yung monitor doon sa baba. Tsaka sa level, yan. Yan yung monitor. Nandyan yung sa diesel, sa RPM. Nandyan. Ito sa para sa baba to, pag gusto mong gumamit dito sa taas, i-switch mo yung source doon sa baba. Yan, outrigger. So, umpisahan natin dito sa taas. Yan. Dito sa taas po, dito po yung orasan. Ito po yung battery relay. On and off. Ito po yung source sa makina. Start. Ito po yun. Yan. Tilt ng cabin yung inupuan ko ngayon. Tilt ito. Ito naman extended track doon sa step board sa labas sa may pinto. Tapos ito wiper, headlight, boom light, tapos yung blinker natin, tapos ito naman automatic crest. Ito yung toggle switch na to. Sa aircraft light po yan sa taas. So yan po. Dito naman tayo sa baba. Itong joystick tsaka ito switch ito sa extend tsaka sa extend retract tsaka sa auxiliary niya bulhok. Yan. Ito po yon. Tsaka sa kabila dito, nakataas po kasi ito. Nakataas kasi naka-standby naman tayo. So, ito naman. Itong switch na to sa automatic tsaka sa pre. Pag yan, naka-automatic. Pag dito, naka-pre swing. Tapos, swing sa kaliwa. Paling mo doon, sa kaliwa. Swing sa kanan, paling mo sa kanan. Tapos, ito naman. Boom, tsaka main hoist. Pag binum down mo, paling mo sa labas, boom up mo, paling mo sa loob. Tapos tulak, pababa, area, bira, yon. Ganon din itong ganon din ito sa auxiliary. Tulak, bira, yan, ganyan. So, dito na tayo ngayon sa paano mag silik ng boom. Tatakpan natin para medyo makita. Yan. Ito po yung switch niya para sa boom. Ito po yung switch niya para sa boom. Yan. Ito. Pindutin mo lang yan. Isa. Lalabas dito. Yan. Lalabas dyan. Nandyan po yung mga boom selection. Mamimili ka lang dyan. O, yan. Pag patakbuhin mo yung kulay dilaw na yan, dito ka, nandito yung navigator niya, yan, nandito, ito, baba, taas, yan, ito po yun. Tapos, pag nakapili ka na dyan ng ng gusto mong palabasin, i-confirm mo dito sa baba, yon number 15, confirm mo na dyan, para extend ka na lang. Pag na-confirm mo na, i-switch mo to pa kanan. Switch mo siya pa kanan ito. Switch mo siya pa kanan. Tapos, ang function nito, yung sable na to, ang function na nito, extend na. Extend retract na to. Pag tulak mo, extend. Pag bira, retract. Yun na po yung niya. Yun na po yung function niya. Sa, kwan, sa lever na yan. So, ganun po mga idol. ATF-180G-5 po yung unit natin.
ito naman yung susi na to sa Ate Chublak ito. Ate Chublak. Tapos ito sa counterweight, ito ang dalawa. Counterweight 'yan, ito tsaka ito. Ito naman sa cylinder pababa pataas ito, pick up. Ito po yung sa pick up. Pababa, pindutin dito. Iilaw to. Tapos pataas, mawawala ang ilaw nito. Yung ilaw nito naman, pag sumagad na, mawawala na dito. Ito naman twist lock. Ito bukas pala. Ito yung lock para pag pick upin mo na, dito ka pipindot, tapos taas mo na dito. Yan. Yan po yung sa counterweight. Ito naman, itong mga switch naman to sa ano to, sa magmamanual ka ng boom, extended track ito. Ito, yan. So yan mga idol, yan po yung ano natin. Tapos magdagdag ka ng counterweight, pindutin mo lang tong number 3. Ito. Pindutin mo yung number 3. Tapos pwede dito o pwede dito. Plus minus yan dito, pwede. Yun ito po yung sa counterweight, magdadagdag ka ng kunyari ngayon 0. Lalagyan mo ng 12 tons, 24. Dito po, dito ka po magpipindot. Tapos naman sa ribbing poles, ito naman pipindot ka dito plus minus yan, isang pindot plus minus ka, kunyari magdagdag ka di plus ka, katulad ngayon nakaapat tayo, makikita naman dito ayan o, oh. Ayan yung main hook natin nakaapat, yung auxiliary drum number to isa lang yan, isa lang yan. So, makikita mo dito pag nagdagdag ka, makikita mo dyan. Ganyan po ang mag ano. Sa outrigger naman, minsan pag yung guhit-guhit na yan na itim, nawala yan dyan, pipindot ka lang dito. Dito mo pipindutin. Pipindot ka dyan, pipindot ka sa kabila. Yun, mag-shift na yan, mag-iitim na yan, tapos confirm mo dito. Number 15 yun, confirm. Yan ang confirm sa number 15. So yan po, kung gusto, pag mag-boom maintenance naman, sa boom maintenance ka na naman, hindi po kasi natin pwedeng pindutin at naka-extend tayo. Pag mag-boom maintenance ka, ito, idiin mo lang to. Idiin mo lang siya, long press pala. Long press mo siya. Pag na-long press mo yan, magbabago dito yan, dito sa computer. Itong computer na to. Yung TV na to, magbabago yan dyan, makikita mo dyan, nakasilik dyan. Minsan pag libre tayo, ipapakita natin kung paano magawa, paano mag-ano ng sa boom maintenance dito para may ano natin, may pakita talaga. Sa ngayon, ito lang muna kasi po naka-operation po tayo, naka-operation mode po tayo ngayon. Ayan po yung ano natin, maximum natin is 8.2. Yung actual load natin kasama na yung hook is 3 tons. Yung radius 18.1 meters. Yung boom angle natin, boom degree 50.3. Yung boom length natin is 30.6 meter. So kasalukuyan ngayon, ang wind speed natin ay gumagana. Maabot na ng ayan, no? Maabot na ng 9. Dapat ano na yan, sa ibang site titigil na kaso nasa deserto tayo tsaka naka rig up pa, hindi po pwedeng tanggalin yan hanggang matapos. Pero okay lang yan siya kasi ang maximum natin sa load chart is 12, so 9.8 pa lang naman siya dyan. So, ano pa yan, kayang kaya pa yan niya, hindi pa niyan magalaw. Ito naman sa taas, dito, yung nakasulat dyan, nakataas kasi yung ano natin, percentage po yan dyan. Dyan mo makikita kung malapit ka na mag 80%, 90%, yan, dyan mag-iilaw.
dilaw, rielo, tsaka yung pula. Pag nagpula na yan, black na yan. Yan. So mga idol, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking channel. Ito na naman po tayo ngayon sa pagtuturo, no? Pagtuturo. Umpisahan na naman natin. Ah, yung sa aircon pala. Ayan, yung aircon, no? Yan ang importante. Yan, no? Yung sa aircon, yan. Switch sa aircon. Ito. Yan yung sa aircon. Kagandahan lang nito. Masarap talaga ang aircon. Yun ang importante. So, maraming salamat, mga idol. Maraming salamat sa palaging pagsuporta sa channel ko. At sa mga palaging nanonood, yung mga nagtatanong. So, ngayon, umpisahan naman natin ulit. Ibabalik po natin yung mga video na nawala natin. So, ito na. God bless. Subaybayan niyo yung mga ibang isishare ko pa na konting kaalaman ko. Abangan nyo. Para naman yung iba, yung gustong matuto, matuto sila. Kasi habang tumatagal tayo kasi dito, kakaedad na tayo, siyempre dapat merong kapalit sa atin. Kasi hindi mawala yung mga Pilipinong mga heavy equipment operator, lalo-lalo na dito sa crane. Kailangan kasi dito marunong talaga. Kasi malaking responsibilidad po yung mag-operate ka ng crane. Hindi po yung basta-basta na lang magdadrive. Takbo ka dyan sa highway. Hindi. Dito po sa crane, ang responsible, buhay po ang ano dito. Buhay po ang nakataya. Ganun po. So, maraming salamat. Shout out dyan sa mga kahog. Pinoy Crane Operators.